Hello, hello, hello. Nagla-live na naman ako. So, good afternoon. Dito, good afternoon, Philippines. Good evening, Philippines. Good evening, Dubai. Live na live po tayo ngayon. Yehey! Marunong na kami mag-live. Isa kasi sa kaklase ko, nagtatanong sa mga tips, paano ba magtagal dito bilang OFW? Based on my experience, nagtatagal kasi ako dito kasi may pangarap. At saka, lahat naman kasi, paswerte-swerte. Sinwerte kami sa amo. Sinwerte din kasi yung amo namin sa amin. Grabe siya, besang. Ang lakas ito. Tinabunan yung tawa ko. Dito kasi, kailangan matutunan mo lahat. At saka, kailangan aralin mo yung hindi mo pa natutunan. Oh, the first tip is to work properly. Kahit walang nanonood sa'yo, tatrabuhin mo yung trabaho mo. Kasi may mga area-area naman talaga araw-araw. At saka may normal-normal din namang area na kailangan araw-arawin. Pero yung iba naman kasi mga kwarto, weekend lang yan. Saka siguro, honesty siguro. Kasi honest kami yung trabaho ng kasama ko. At saka napakaganda pa sa aming dalawa. Lalo't nagtagal din kami sa kasama ko. Kasi hindi naman namin kasi naisip-isip kung sino yung katrabaho dyan. Area namin. Kasi like, kapag natapos naman kasi namin, kaming dalawa kasi, gusto namin makapagpahinga. Kaya lahat-lahat ng mga gawain namin, kung sino yung maiwan, sino yung lumabas. Like, siya yung laging sa market, tinatrabaho ko naman yung trabaho namin dalawa. Kasi yung success niya sa matapos namin yun, kaming dalawa, makapagpahinga kami sa hapon. At saka kailangan lang, pinaka-importante lang talaga. Yung pumunta ka dito, at saka yung may mga anak na kayo dyan na maiwan, magdadalawang isip na kayo. Lalo pat yung mga, may mga husband na mga babaero din, siguro tatlong beses nyo na iisipin yun. Kasi, okay lang yung mga anak-anak na yung, like, mamimiss din yun. Paano yung husband kung makapit-kabit pa dyan, eh, mas lalo nakakabaliw yun. Kasi dito kasi, hindi ka basta-basta makauwi. Pag dami kasing kailanganin pa, at saka importante pa dito, ang pinaka-reason pa dito na hindi ka makauwi kaagad, yung sponsor natin pag hindi tayo pinayagan. Kaya lakasan ng loob talaga dito. Mas maganda talaga mag-abroad yung wala pang mga anak siguro. Pero kayo may mga marami ng pamilya, may mga anak na marami at saka malalaki na, maglalakwatsa pa yung mga anak nyo dyan at saka may mag-report pa dito, talagang baliw-baliw talaga yung kalalabasan. May homesick pa dito na yung homesick na hindi talaga maiwas-iwasan. Iwan ko lang paano ma-explain yung homesick talaga. Sobrang napakalungkot na parang wala kang maramdaman, na parang emptiness talaga, emptiness, wala kang maramdaman. Saka talaga kung makasurvive lang naman kayo dyan sa atin, yung may mga pamilya na huwag na kayo pumunta dito. Yung mga picture namin maganda, hindi naman yung lahat lagi ganun eh. Minsan nga nagpipicture pa kami pag lumalabas lang sila, kasi syempre nag-makeup rin kami para maganda kami tingnan. Eh, yung totoo naman talaga hindi nyo nakikita eh. Yung dryness ng mga kamay namin, yun nakikita doon. Kasi hindi lang namin pinapakita kasi. Pero matutunan yun rin naman sa, you know, sa kadugayan. Like,
Dati, yung gloves namin, nahihiya pa kami humingi. Pero ngayon, ang kapal-kapalan na namin yung mukha namin. Kahit meron pa kaming gloves, nanghihingi na kami pag tinglista na. Kahit may mga monthly grocery naman kasi sila dito. Saka balik tayo sa topic kung paano nagtagal. Una talaga, gusto ko talaga makatulong sa pamilya namin. At saka, naisip ko rin naman talaga dati na wala naman talagang ibang magpursige kung hindi ako magpursige. Kaya talaga nagpursige ako. Sawa naman ng Panginoon. Sanay naman ako sa malayo sa pamilya namin, dyan pa ako sa amin. Kaya nakasurvive ako. At saka, yung amo kasi, magkasundo din kami. Kahit mag-away-away din naman kami, pero hindi naman nagsasabunutan. Wala lang talagang like kapag galit siya sa akin, hindi na lang siya nakikipag-usap. Like mga isang araw o tatlong oras lang, at saka mamaya kapag nahuwasan na siya, kinakausap naman niya ako. Na gano'n. Kapag naman siya yung may, parang may kasalanan, talagang balita rin ako, hindi rin kami nag-uusap. At saka siya naman yung sabihin naman niya na kahit mag-aaway tayo, hindi naman po nag-aaway tayo. Umalis ka or something. Like, mga feeling lang na parang may problema rin ako. Ganun, explain din naman yan. At saka, yun lang. May deep connection lang talaga kami sa amo namin. Kapag galit kami, siya naman yung nagagalit. Isa sa amin, talagang kalimutan na lang yun. Like, paglipas ng isang araw, tatlong oras, ganyan lang. Kalimutan na yun na topic na yun. Hindi kami nagbunot-bunot dito. Kasi sabi naman kasi ng boss namin, kailangan nila kami, kailangan din namin sila. Katulad lang. At saka, second, pumunta ka dito, kailangan talaga yung goal, may goal ka. Kasi kapag wala ka namang goal, kung punta-punta ka lang dito na gusto mo lang talagang magpa-show up dyan sa Pilipinas na naka-jacket-jacket ka, nakapang-tugnaw-tugnaw ka ng damit, hindi yun pwede, hindi naman yung totoo eh. Minsan lang yan. Tsaka, paka na lang yun. Ang gandang tingnan sa mga mall. Oo, may mga mall na magaganda. Pero hindi naman yung totoo na yung pinakabuhay namin dito. At saka, dati talaga, kung dyan sa Pilipinas, kakain ka sa alas 12. At saka, dito kakain ka ng alas 3 ng pananghalian. Umahaw dito. 9 o'clock, 8:30, dyan sa atin, pagising, kain ka agad yung natupag. Dito hindi, trabaho. Pagkatapos naman, pangatlo namang reason, bakit ako magtagal dito, gusto ko talaga, before I go back home, I make a story. Nice story nga. Nakagawa ko ng ganyan, nakapagkatapos ako ng kapatid ko, nakapagawa ng bahay mama ko. Kahit hindi naman masyadong abundant, pero naman nakikooperate din naman sila sa amin. Sa amin yung mga kapatid ko. Nag-aaral nga sila, 50 pesos lang nga yung mga allowance nila. Hindi sila talaga nagreklamo. Kasi yun kasing goal kasi nila din na makatapos din sila para rin naman sa kanila din. At saka nagtagal din ako kasi medyo ambisyosa din ako, pang-apat. Yung pag-ambisyosa natin, hindi naman masama yung kapag gagamitin natin sa maayos na paraan. Kasi kapag wala namang ambisyon, wala naman talaga mangyayari. Like, kung mag-flirt-flirt ka lang, nag-apas-apas ka lang, pumunta ka lang dito, nagpaganda-paganda ka lang para maka-boyfriend ka. Hirap pa rin maka-boyfriend dito kahit kan dito ka lang. Hindi naman talaga marami yung mga kachikichichichi dyan sa mga cellphone. Hindi naman yung totoo eh. Nataka kailangan talagang aiwan ko. Saan kaya kami makahanap ng mga totoong boyfriend kapag ganito ka sa malayo eh. Saka sa'yo naman, kaklasiko, shoutout pala sa ginawan ko ng video na to, si Rochelle Damayo pala. Talagang prangka-prangka lang talaga. Parang sinasay ko talaga na hindi mo talaga kaya magtagal dito. Kasi dito nakakabaliw, boring na boring. Minsan nga yung mga amo namin natin dito, magiging amo mo rin dito, hindi ka rin papayagang umalis. Walang diup-diup talaga dito kapag kami nga, inaaway pa namin yung minsan yung amo namin para makadiip lang kami. Hindi naman masyadong pinahindi-hindian talaga. May brondami lang alibay. May COVID, yung driver, may lakad. At saka, nakikita din naman namin yung gesture na ayaw niya kami lumabas.
kasi nga medyo mas maganda-ganda rin kasi tayong mga Pinoy, ang dami kasi mga pangit-pangit pa sa atin diyan. Akala kasi nila makahanap tayo kaagad ng mga boyfriend kasi ang dami naman kasi balita dito na mag-date kasi pang grocery lang, pang room, ganyan. Pero kami, hindi kami naka-experience ng ganyan kasi hindi naman kami pinapayag. Malas na yung party na dyan. Ah, sige. Yun na, Chel. Shout out kay Rochelle dyan. Bye-bye.